Hello guys, good evening. I'm Rance. Papaliwanag ko lang sa inyo about Investagram dun sa mga bagong gustong pumasok sa newbie, sa stocks. Para sa mga newbie to ha. Ito yung charting ng ng PSE. Ngayon, ito guys, pwede niyo palitan to. Yan. Enter nyo dyan yung code name ng stocks na gusto nyo. Let's say IDC. Yan, enter nyo lang. Ayan yung chart ng IDC guys. Ito yung last 2 days. Isang araw, pumalo to ng 25%. Maraming nag-profit dyan. Even me, nag-profit din ako dyan. And then ito yung kahapon. Mataas tong volume na to pero nag-red. Pero kung tutusin, kung titingnan natin sa volume, ito yung indicator, guys. Pindutin niyo yung indicator. Hanapin niyo lang yung volume. Ayan. Ito yung medyo malabo siya, so you have to change the color. Ayan, i-darken mo lang siya. Halimbawa, ito gusto mong ito yung red. Ayan. Nare-red mo lang yan, guys. Ayan, red na siya, diba? Tapos, pagdating naman sa green, green or blue, ayan, gawin mo lang siyang 100% or 80%. Ayan, kitan nyo na yan, masyado na maliwanag. Tapos ito naman yung pinaka clouds niya. Ayan. Tapos yan, i-okay nyo para mag-ano na siya, mag-default. So dito siya guys, ito yung ngayon, ito yung kahapon. Kung tutusin nyo, papansin mas mahaba yung ano niya, tinakbo niya. Mas maraming nag-trade kanina, umabot siya ng 42.8 million. Ayan. So ito kahapon mas mababa. Pero naging pula siya, guys. Next time mapaliwanag ko kung bakit siya pumula. Pero kung tutusin, mas mataas siya kaysa sa kahapon. So tanggalin muna natin 'yan. I'll give you an example about indicators na pwede nyo paggawing batayan para kumita kayo. So ito guys, si EMA cross. Ayan, pansin nyo itong blue line na to. Ito yung short line na siya yung nagtuturo kung saan siya pupunta. Ayan, dito kayo magbabatay dun sa blue line, kasi ito yung short, ito yung long. Ngayon, itong blue line guys, pag nasa baba ito, pababa siya. Ibig sabihin downtrend yan. At tingnan nyo, naka-downtrend yung mga graphings. Pag ito naman umakyat guys, dito, halimbawa ito, magkukross siya dito. Abangan nyo yan. Ayan o, pataas siya diba? Dito pa lang, pwede ka nang pumusisyon, pwede ka na mag-buy dito. Ayan, tingnan mo dito, yung mga nakabuy dito, kumita ng malaki. Tapos yan dito. Ayan. Kasi, ang direction nito guys dito, magkikiss yan dito sa red. So ngayon, mabibreak nyo itong red, yan pataas pa yan guys, pag ganyan. Pero pag bumaba naman to, downtrend pa rin siya, itong blue. Downtrend pa rin siya. As long na hindi, wala pa siya dun sa taas ng pula. Downtrend pa yan. Pero pagka
lumagpas na yan dito, no? Yan, nag-cross sila ng landas. Yan pa uptrend yan. Or else, sideways pa ganyan. Sasabay niya itong pula. Ayan guys ha. Bali, tingnan naman natin yung iba. Ito yung tatlo na to, ginagawa ko rin batayan. Ayan yung tatlo. So ito yung short. Itong green. Ayan o, nasa down siya. All the graphings are downtrends. Ayan. Yung dito naman, magkukross na naman siya, paakyat. Oh. Ayan guys oh, paakyat yan. So ito yung titingnan mo. Pagka mag-cross yung landas nila uli, paakyat yan. So itong moving average na to na ginagamit ko is ano, profitable. Okay. Ayan, bigyan ko kayo ng other example of indicators, which is RSI. Itong si RSI guys, pwede nyo rin itong pagkatiwalaan. Kasi tsaka si MACD. MACD dyan ay. MACD. Ayan. Itong si RSI guys, mabilis magbago to, although naka-down siya. Pero pag nag-start na yung market, maaring minute lang tataas yan, pa sideways or tataas. Malabong pababa to guys, ha? Pakiwari ko lang ha. Kasi ayon dun sa moving average kanina, pa-up siya. So ito naman si MACD. Itong blue guys, ito yung taas. Papansin nyo, nasa taas siya ng red. Ngayon dito siya sa baba ng red, ito siya. Ito yung down. Yan ang mga guhit na yan. Pag lumagpas siya, sumapaw siya doon sa ibabaw ng red. Ibig sabihin, uptrend siya. So, yun lang yung mga palatandaan, guys. So, ngayon, I'll give you example, another example of ano, indicators. So, itong tunnel. Tunneling, guys. Ewan ko kung ginagawa ng iba to. Basta ako, dito, para sa akin, this is the best. Ayan, tunnel gayo. So, nasa ibabaw siya ng tunnel. So, ito yung resistance niya. Ito yung support. So, ngayon, ang pakiwari ko dito, pataas pa to, guys. Or else, pa sideways siya. Sasabayan nyo itong ano, resistance. Ah, ito na yung pinaka-support niya eh. Kasi if you break the ano, the resistance, magiging support na. So ito yung first, ito yung support, ito yung resistance, na break siya, so nagiging support na siya. So yan, isa yun sa batayan ko guys. So yung ibang indicator, next time ko na lang gagawin, kasi medyo mahaba na itong video. Ayoko na masyadong mahaba kasi maiinip na kayo. So ito, ituturo ko dito naman, ito yung time frame. So you can, if you are a intraday trader, you can choose 5 and 3 minutes. Yun yun, ibabase nyo dito guys sa 1 hour, sa 1 day. So i-compare nyo lang kung anong pagkaiba. Kasi let's say ito, 5 minutes. Iba siya, diba, pababa siya. So opposite siya dun sa 1 day. Kasi ang 1 day pataas, ito pababa siya. So magkakaroon ng comparison yan guys. So i-analyze nyo na lang mabuti kung paanong ano nyo, kung anong stocks ang bibilhin nyo, at kailangan yung sure bull kayo. So ngayon, ganun din yan sa 15 minutes guys, tsaka sa 3 minutes. May mga ano yan, may mga tinatagong ano yan, may mga tinatagong discarte dyan, kailangan mong matutunan. So balik tayo sa ano, sa daily. So ito naman yung price range niya guys, up and down. Habang tumatakbo yung market, nag-up din to, nagda-down. Depende yan sa volume. Ayan. So kanina, nag-open siya ng 209, nag-close siya sa 1.99.
So, pag bumili ka guys, halimbawa, ito, buy and sell yan. Tap. Buy. Magbabay ka ngayon. So, ito yung buy ng ano, box. Ilagay mo yung ano mo dito, yung numbers of shares. Tapos yung presyo. Ayan, makikita nyo dyan guys kung magkano yung ano, magkano yung makakat sa buying powers nyo. And then enter your ano dun, dito kasi wala na, confirm mo lang. So dun sa ibang platform meron siyang ano password. So ito kasi virtual lang to. Okay, same thing dito sa sell. Sa sell naman guys, yan yung input nyo yung shares, number of shares, and then an price. Ayan, confirm. Ayan, magsisend na yun dun sa platform. Tsaka dito sa mga stocks guys, ito, all stocks. Ayan. Itong all stocks na to guys, you can look the, ano, the kinds of stocks. Mamimili kayo dyan. Ayan o. Scroll down nyo lang. So, pwede kayong mamili dyan. Ayan. And lastly guys, ito, itong dito, itong box na to, itong trades na to guys, ang pinaka-importante. Titingnan nyo to when you buy stocks, kung ilan, kailangan marami kasi doon papasok yung volume. Pagkukunti kasi, so walang volume, hindi siya aangat. Yan yung pinaka-technique doon guys. Ito, titingnan nyo itong volume, tingnan, 42.8 million, diba? So, ito yung open price niya. This is ano, 52 weeks low and 52 weeks high. Ayan, titingnan nyo yan guys kasi may ano yan, may mga ibig sabihin yan. Okay, next time guys, papaliwanag ko naman yung iba. Tsaka yung platform ko na First MetroSec. Bali, maganda rin kasing gamitin yun. Kasi karamihan, COL ang ginagamit. Eh, masyado ng traffic daw doon. Yun ang rumor na naririnig ko. Masyado ng ano, nagahang. So, which is negative to the traders. Kasi, busy-busy ka biglang naghang. Nakakabwisit yun. So, you have to choose for a good platform. Ito yung napili ko guys, yung First Metro. Maraming magagandang ano platform diyan, kaya lang ito kasi yung pinaka mabilis kasi online lang guys. Hindi mo na kailangan magpa-print ng mga documents and then send to them. So less hassle and easy to ano, easy to connect them. Okay, yun lang guys ha. Next time, if you have comments and you more ano, more videos na gusto nyong matutunan, sabihin nyo lang doon sa comment box and then I will try to read it and do it kung ano man yung mga request nyo. Kasi being a first timer guys, alam ko, nararamdaman ko yung mga nararamdaman nyo, medyo mahirap kasi wala pa kayong alam. So by ano, by watching my tutorials, mapapakinabangan nyo at magagamit nyo, may apply nyo. So as of now guys, please please subscribe, click the subscribe button and then share to your friends and leave a comment. Okay, thank you.